Magandang umaga sa lahat. Ako si Sir Januel, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Dahil sa ating nararanasang pandemya sa ating bansa, maging sa buong mundo mula sa COVID-19, may mga iba't ibang sakit o karamdaman na unti-unti pa ring nakakaapekto sa bawat isa. Lalo na sa mga mamamayang naninirahan sa mga lugar na hindi kanais-nais ang mga sitwasyon. Tulad na lamang sa pamilyang nakatira malapit sa imbakan ng basura o sa tabing dagat na napupuno na ng mga basura. Para naman sa mga bata na hindi ganoon kaalam sa pag-aalaga ng kanilang mga sarili, sila ang maaaring higit na maapektuhan ito. Pagkamatay o pagkakaroon ng malubhang sakit ay maaaring maiwasan kung ang bawat isa ay magkakaroon ng sapat na kaalaman o karunungan sa pangangalaga ng ating kapaligiran at maging pangangalaga sa ating mga katawan. Handa ka na bang ito'y matutunan? Tara at pag-aralan natin ang Environmental Sanitation Management and Control. Alam mo ba ang angkop? At hindi angkop na pagtatapon o muling paggamit ng basura. Halika at subukan muna natin ang iyong kaalaman. Ihanda ang iyong ballpen at notebook sa iyong pagsagot. Isulat ang salitang true kung ito ay angkop. At isulat naman ang salitang false kung ito ay hindi angkop. Handa ka na ba? Una, pinaghihiwalay ni Carla ang mga basurang biodegradable at non-biodegradable bago niya ito itapon sa basurahan. Ikalawa, gumagawa si Liza ng paper mache gamit ang mga lumang magazine. Ikatlo, ang aking nanay ay gumagawa ng mga nakakaaliw na mga disenyo mula sa mga plastic bottle ng kanyang paboritong inumin. Ika-apat, nagtapon si Arnold ng balat ng candy sa bakanting lote dahil napansin niyang wala namang makakakita sa kanya. At ikalima, hinintay na muna ni Anna ang truck ng basura na dumaan sa kanilang bahay bago niya ilabas ang kanilang mga basura. Alamin natin kung nasagutan niyo ba ito ng buong husay. Ang galing! Thumbs up para sa lahat ng nakakuha ng mataas na puntos. Sanitation is commonly known as proper and man-made disposal of waste. Different government programs and local ordinances have been established to control and maintain cleanliness to avoid diseases caused by improper sanitation. Ito ay tumutukoy sa tamang pagtapon ng ating mga basura. Kaya nga, meron tayong tinatawag na 3R. Ito ay ang reduce, reuse, and recycle. Ang layunin nito ay mabawasan ang pagtatapon ng mga basurang may pakinabang pa. At upang makaiwas ang pagkakaroon ng malulubhang karamdaman. Ano ba ang maaaring maging epekto kapag marumi ang ating kapaligiran? Ito ay ang tinatawag nating environmental diseases. Environmental diseases are illnesses and conditions caused by environmental factors. Man-made hazards that cause diseases are pesticides, chemicals, radiation,
air pollution and water. Ito ay maaari nating makuha kapag polluted na ang ating kapaligiran. Respiratory diseases are caused by air pollution, a big problem of highly urbanized and industrialized areas. This can cause respiratory ailments, which are often highly contagious or communicable. Ang mga halimbawa ng respiratory diseases ay ubo, trangkaso, tuberculosis, at hika. Itong mga sakit na ito ay maaaring maging malubha sa ating pangangatawan kung hindi natin ito maaagapan. Isipin man natin na ito ay mga simpleng karamdaman lamang. Hihintayin pa ba natin na ito ay maranasan? Skin diseases such as white spot, ringworm infection, and boil are caused by bacteria, virus, and fungi. Bacteria and viruses can be found everywhere. They can be found on foods, plants, animals, in soil, and in water, and on every surface including the body. Ito naman ay maaaring maging resulta sa ating mga balat. Maaaring ikaw ay makaranas ng pangangati o iba't ibang sugat sa bahagi ng ating katawan. Gastrointestinal illnesses are related to food and water sanitation. These illnesses take place when contaminated food and water were accidentally taken. Ang mga halimbawa ng gastrointestinal diseases ay diarrhea o labis na pagdumi, pananakit ng tiyan, kolera o sakit na mula sa pag-inom ng kontaminado o maruming tubig, at intestinal parasitic worm infection o pagkakaroon ng mga bulati sa ating mga tiyan mula sa pagkaing madumi. Ngayon, alam na natin ang magiging epekto sa ating katawan ng maruming kapaligiran. Paano natin ito maiiwasan? Una, maintaining water supply safe. Kailangan malinis ang tubig na ating gagamitin tulad na lamang ng pag-inom nito o sa paglinis natin ng ating mga katawan. Ikalawa, keeping air ambient safe and clean. Magtanim at magparami tayo ng halaman sa ating mga bakuran dahil ito ay isang paraan para makapagbigay sa atin ng malinis na hangin. Ikatlo, promoting proper waste disposal. Paghiwa-hiwalayin natin ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, at mga basurang marerecycle pa natin. Ikaapat, saving and protecting food from pollution. Huwag basta-basta magtapon ng basura sa ating kapaligiran o sa mga lugar na maaaring mapagkuhanan natin ng pagkain upang makaiwas sa kontaminasyon na dulot ng basura. Halimbawa na lamang ay yung pagtatapon natin ng basura sa karagatan. Ito ay maaaring magdulot ng kontaminasyon sa mga yamang dagat tulad ng isda na ating pwedeng makain. Ikalima, keeping safe and clean housing environment. Siguraduhin din natin malinis ang ating kabahayan at ang ating pamayanan upang hindi tayo magkasakit. Wow! Ang husay! Ngayon, alam na natin paano tayo makakaiwas sa mga environmental diseases na maaari nating makuha sa ating kapaligiran. Tara at tignan natin kung talaga bang naunawaan ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito. Nakahanda na ba ulit ang inyong ballpen at notebook? Halika at magsagot tayo! Iguhit ang hugis puso kung ito ay nagsasaad ng wasto, at iguhit naman ang sad face
kung ito ay hindi wasto sa ating kapaligiran. Una, sinadyang itapon ni Lisa ang mga balat ng kanyang pinagkainan sa dagat habang sila ay nakasakay sa bangka. Ikalawa, ang pamilyang Lenjo ay nakiisa sa barangay clean-up ng kanilang barangay kontra sa dengue. Ikatlo, si Rafael ay nagbebenta ng mga recycled plastic bottle pots. Ikaapat, dahil sa 1 kilometro lang ang layo ng pinapasukang trabaho ng kanyang tatay, mas pinipili niyang magbisikleta papunta dito kesa sumakay sa jeep. Ikalima, nakita ko si Arnel na naninigarilyo sa plaza kasama ang kanyang mga kaibigan. Tara at iwasto natin ang inyong mga sagot. Ngayon, at alam na natin ang Environmental Sanitation Management and Control, naway isagawa at isabuhay natin ang mga bagay na ating natutunan sa ating talakayan ngayon. Dahil ito ay hindi lang naman para sa akin, kung hindi ito rin ay para sa lahat upang mas maging maayos at malinis ang ating kapaligiran. Ito din ay nagtuturo sa atin kung paano mas pangangalagaan ang ating mga sarili at ang ating pamilya dahil ayaw natin silang mapahamak. Sa panahon natin ngayon, marahil hirap ang bawat isa, lalo na sa pandemya ang ating kinakaharap. Subalit, kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa, walang imposible at magagawa natin ito ng buong husay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating talakayan. Muli, ako si Sir Janwell. Paalam!